scrap na lahat yan, sir. Scrap na yan. Ilan ang kinakantay nyo ngayon? Dalawa. Okay, magandang araw po sa lahat ng mga makakapanood po ng video nito. So, nandito po tayo sa turbina. Kung saan dito nakagarahe yung mga filtrango. Dito po nakatambak ang mga hindi na pinapatakbo ng management. Ng mga bus ng filtrango na unti-unti nilang pinapatay. Na kung saan siguro nakikita nyo kahit sa ang bahagi ng mula Luzon hanggang Mindanao, makakita kayo kung saan saan nakapark ang mga bus ng filtrango na nagservisyo ito since 1914. So ito pong filtrango na to, ang tunay pong nasa likod na may-ari po nito, nagmula po ito sa Alatco na nagservisyo sa atin hanggang sa ito nalipat at nabili po ng totoong may-ari. Since 1914, nilagay po ito. Kung saan yung titulo ng lupa ng buong Pilipinas hanggang Saba. Meron po siyang title o city 779, 1913 po nang ito ay mabili ng mga Espanyola sa Amerikano. Na kung saan yung buong Pilipinas noong panahon ng Espanya na sinakop tayo, ito po ay nilabanan ng mga bayani nating si Bonifacio, yung mga mandirigma nating mga ninuno noon. Nilabanan nila para palayasin ang dayuhang Espanya. So unti-unti sanang mananalo si Bonifacio ng pinakilaman ng Amerikano. Yung sinasabi nilang Battle of the Manila Bay, yan po base sa aking nakalkal na subaybayan, hindi po nagkaroon ng Battle of Manila Bay. Wala pong nangyaring ganon. Nagkaroon po ng kasunduan ng Espanya at ang Amerikano. Binili po ito na nagkakahalagang $20 billion noong mga panahon na yon. Hanggang sa ito po ay binili ng mga Italiano sa codename ni King Bernardo po. Ito po ay binayaran nila ng tapat na $20 billion. Katumbas po ng ginto yun. So doon po nagsimula lahat ng kwento. So 1930 nagkaroon ng titulo ang buong Pilipinas hanggang Saba. Ito pong filtrango since 1914. So siguro naman, so pag baalisan natin, malalaman nyo kung sinong nasa likod ng may-hari po nito. Yan po ay si Don Giopisto Magsipok Espanyola, codename Taliano, na kung saan naging legal counsel si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ngayon po, ito, kinakatay na po. Bakit kinakatay ito? Base po sa aking informasyon, yan pong kabayaran ng mga kinakatay na ito ay ibabayad po yan sa mga driver, mga empleyado ng filtrango na hindi po nababayaran. Kasama dyan yung 13 month. Yan po ang ginagawa ng management. Ang masakit nito, maraming bus hindi nila pinapatakbo. Sana ko'y manawagan sa management. Hindi po solusyon yung pakatay nyo ang mga bus na to. Matagal na pong nag-aari ito sa kalsada ng Marlica. Ngayon, anong ginagawa ninyo? Pinapatay nyo unti-unti para mabigyan nyo ng konting kaginawaan ng mga driver, empleyado ng filtrango. Ito ba ang solusyon? Yung ipakatay nyo, ipa-scrap nyo yung dating ari ng kalsada. Sana matawuan kayo. Nakakaawa po ang filtrango, mga kababayan, na unti-unti nilang pinapatay, na parang kandilang nauupos. So nandito ako sa turbina ngayon kung saan nakagarahe itong mga filtrango na to, mga bus na to, mga buses.
No, ilan dyan po ay binibidding na ng management para yan pong mabebentaan yan ay alam ko ibabayad po sa mga driver na hindi po pinapasahod nila at hindi nila pinapapasada. Ang daming bus, lalo na nakarang election, peak season wala sila, hindi nila pinalabas yung mga bus na yan. Pero ito, ginagawa nila para mabigyan ng konting kaginawan mga driver. Pinapakatay na po itong mga bus na to. Ginagawang scrap. So yun lang po. Sana sa lahat ng mga kapatid nito, maintindihan nyo. Tulungan po natin ang Piltranco na makabaon muli. Good morning po sa lahat.